unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Isa pa. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita niyo muli. Alin namin, Panginoon. Very classic message, Panginoon. Love that the world. Kinakontas siya, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa sanlibutan na ito, Lord. We pray na masagutin yung mga tanong. At I pray, bandang huli, Panginoon, makuha namin mensahe. Hindi namin mahalin ang sanlibutan. Bagos yung inyong pag-ibig, Lord, ang gusto namin makamtan at i-perso namin ang inyong pag-ibig kung paano nyo kami mamahalin at mahalin namin kayo ng gusto. Magandang father and son relationship namin sa inyo, Panginoon. Okay, malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakapun na po. Good afternoon po ulit. Okay. So, title po ulit nito, part na po ng Love Not the World. Sa Tagalog, huwag niyong mahalin na sanlibutan. Subtitle, Written Advice Applicable to All. Bakit written? Kasi importante. Bakit to all? Eh, kasi nga, lahat naman tayo, kahit matanda ka na, eh, minsan nga, matatanda na nga, minsan, talagang mga sakim, ganyan yan eh. Kung hindi ka napalaki ng may pag-ibig salita ng Diyos, hindi ka naturuan, minsan talo pa yung bata. Matatanda na yan. Sila pa yung, di ba? Mamahal sa sanlibutan, yung kanina nakasalubong na yung soul winning, hindi namin nakasalubong pala andun, di ba? Mayabang pa eh, lasing. Sabi ko, babalikan ko siya next week, parang ayoko na, hindi. Mayabang eh, no? Ilang ba anak mo? Ako, pito. Okay, dami. Tanong mo, kailan mo ba eh? Nakaloko po. Sabi ko, proud ka pa. Eh, lasing eh. So, sabay kwento, iniwanan siya. Ganyan-ganyan ka pa. Okay, so, applicable to sa lahat. So, kaya, amaya, pag-combine natin yan. Basta, pinaka-advice natin kanina umaga po, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos. Doon lang po tayo nag-focus kanina umaga. Introduction lang po tayo. So, nakita natin na napakaganda ng pag-ibig ng Diyos. Amen? May protection, maayos. Ano po ba yun? Kinumad ng Diyos yung kasi katulad nung sample ko kanina, yung tatay mo, pag minahal mo, lalo ka mamahalin niya, ano meron sa'yo? Blessing. Maganda yung relationship. Tutuluan ka pa niyan, hindi ka niya iiwanang naka... Imagine mo, iiwanan ka ng tatay mo, saan ka? Diba? So meron tayong preaching na ganyan, yung father of the fatherless, diba? Kawawa yung walang tatay. Pero, yun nga, maganda dito. So, si Irish, oh, pag-pray natin, no? Medyo nakakalaos naman na, no? So, yan. Pag-pray lang natin kasi ito, Irish, kahit sino dito, sino bang wala ng tatay dito? Wala ka naman tatay? Sino na wala? Asawa ba ng ano yan? Okay, so, meron dyan pa yung tatay niya? Okay. Malayo. Parang ganun din, di ba? Yung ibang tatay din daw, kahit andyan, parang wala. Oh. Kaya wala eh. Kaya sabi nga kanina, itong kukulit nyo, di ba pinapalo? Yung Stephen, kahit ganyan yan, di yan magwawala. Kasi, bukod sa tatay yung pastor niya, sabi sa Bible, kailangan yung anak ng pastor, hindi naman kailangan napakabait, basta ibig sabihin, under subjection, hindi yung loko-loko. Amen? So, kaya mabait yan. Proud ako dyan, Stephen. Kailangan lang mag-mature sa ibang bagay. Yan lang naman eh. Okay? Nakabawi ako, anak, ha? So, yun, kailangan mo rin patunayan minsan yung pag-ibig, di ba? And then, yung nag-focus tayo sa blessing, protection, pagmahal ka ng Diyos. At yun. Ngayon, may tanong si Brother Arnel dito kanina. Brother, tuloy. Oh, Brad. So, kasi nabanggit niya rin, no, na medyo
binilisan ko lang din kasi sabi ko, mahal ba ng tao lahat ng tao? Mahal ba ng Diyos lahat ng tao? So, pag may kinig ka sa ibang preacher dyan, eh yung madalas natin binabanggit, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Sabihin niya, oo, kasi nasabi ng mga Katoliko eh. Mga pari, paulit-ulit yan. Sa mga kanta. Ano pa? Preaching kahit yung Baptist. Baptist nga, pero ipipreach niya na galit ng Diyos sa kasalanan, pero siguro mga ano, once a year. Ano yun? So, yung mga tao, mayroong ilusyon na lahat daw ng tao, anak ng Diyos. So, mali yun. So, ano naman, paano? Mahal ba ng Diyos lahat? Okay, linawin natin, ha? Kaya sabi sa Bible, for God so loved the world. Okay? O, di mahal ng Diyos lahat. Tama ba? Ha? Ba't na impyerno? Mahal ba ng Diyos yung nasa impyerno? Minahal. Okay? Past tense. Alam nyo yun? Bata, minahal sila dati. Kaso may ang Diyos, galit sa kasalanan. Paano yan? Hindi pwede yun. So, minahal ka ng Diyos, pinanganak ka. Sabi ko nga yung, di ba, yung lies illustration natin, pag soul winning. So, lahat kayo mahal kayo ng Diyos yung baby, pag namatay, langit yan. Hindi mo kailangan binyagan niya ng bata. Again, false doctrine ng Katoliko. Tsaka protestante, di ba? So, hindi mo kailangan binyagan niya kasi mahal ng Diyos yan, langit yan. Pero, pag lumalaki na yan, kailangan niya maligtas, hindi yan automatic sa langit. Ngayon, ilang taon na si Irish? Ilang taon na si Irish? 8 ka na? 9, okay. So, yung mga ganyang edad, kailangan maligtas siya, masyaran agad. So, maganda naman dyan, hindi naman agad na kukurap yan, pero depende nga kung, katulad, nagpa-apong ka sa bakla, for example, ilang buwan pa lang, reprobate ka na niyan. Kaya yung si ano, talaga nag-ano ako dun. Sabi nga nila, ba't syaran mo nga to? Dadalawang isip ako, ba't eh? Asal ako sa itsura pa lang eh. Pero bata pa nga eh. So sabi ko, Lord, ano ba to? Okay. Kaya diniretso ko agad. Lahat ka ba, babae? Seryoso, hindi ko ginanon ha. Wala naman sa pulpit eh. Seryoso to, ginanyan ko. Ikaw, lahat ka ba, babae? Ha? Ikaw, si Albert. Malinaw sa atin yun, di ba? Pero may mga bata kasing naloko nga. Sabi ko sa kanya, dinirecho kung sino nag-impluensya sa'yo dyan. Lalaki ka, tas kala mo, babae ka, tatawa-tawa ka pa dyan. Sabi ko, wicked yan. Kasi sabi niya, ma. Diba? So, yung sabi ko sa'yo, ina-address natin yun. So, bakit ba tayo napunta doon? Kasi nga, ayun, so lahat ng tao, mahal ng Diyos, minahal ng Diyos, okay? So may pagkakataon lahat ng maligtas, amen? So pero pag, yan, lumalayo kayo sa Diyos, ngayon, ligtas ka na, kahit anong layo mo sa Diyos, papaluin ka lang. Pero masakit mamalo ang Diyos. Eh kung ikaw si Samson, kung ikaw si Lot, kung ikaw si David, nagloko-loko, ang hirap ng ganung buhay, di ba? So kahit ligtas ka, hindi mo gugustuhin, hindi ka batalino, okay? Syunga-syunga kung hindi ka maglilingkod sa Diyos at gagalitin mo ang Diyos. So, nakikita nyo ba? Inaano ko lang ha? Kasi may tanong. Maganda yung tanong eh. So, yung nasabi ko na rin yung kanina, lahat ng tao minahal ng Diyos, pero pag dumating sa point, matigas ang ulo mo, ayaw mo siya acknowledge, wala kang pananampalataya, wala kang pakialam sa Diyos, sa palagay mo, ang Diyos ay siya yung matatakot sa iyo, eh, kailangan mahalin ko to eh. Kasi sinabi ko, wala siya sinabi sa Bible na mahal niya lahat ng tao. Okay, minahal. Iba yung minahal, iba yung mahal ko lahat. Amen? Yun yung false doctrine na marami nagtuturo. Okay? Kaya sila, hindi rin sila makapag-preach ng katulad natin. Kasi nga, may mali eh. So, nag-usapan namin kanina, Brad, kahapon yung ano, yung isang Baptist din. Magaling eh, kaso, Baptist eh, kaso, sobrang yaman mo na, wala na. Wala na. Hindi na nakakapag-preach na maayos. Eh, ako nga lang eh. Kasi nagugulat ako kasi kahit yung sinapasto dito, matindi yan dati. Pero habang tumatagal din, na-expect ko syempre, Baptist, ganito sa doktrina. Minsan parang ayaw na nating move forward. Ayaw na nating alamin, baka may mali tayo, ayaw na pag-usapan. Kailan lang yung BMP, may symposium. Ganda rin eh. So, yun nga, problema. Feeling ko na de-emphasize yung doctrine. Okay? Matay na punta na naman doon. Yan, kasi nga, kailangan doktrina. Amen? Sabi ng ating verse kanina,
John 4:23 to 24. Ano yun? But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi magkakahiwala yun. So pagka praise the Lord ka, praise the Lord, mahal mo lahat ng tao. Saan ako yun? Wala, napasa lang sa akin din naman. No? Hindi mo siya sinamba sa katotohanan, hindi siya matutuwa. Amen? Kaya yun. Okay na ba, bad? Lahat ng tao mahal ng Diyos, minahal. Yun nga, depende sa ano. Kaya yung pinag-usapan natin, sabi, keep in the love of God. Yung umaga, di ba? Eh, kung loko-loko ka na, backslider, yung tanong kanina ni Bad eh. Mahal ka pa rin kung anak ka ng Diyos, mayroong pagmamahal sa'yo. Kaya mo yun? Mayroong pagmamahal. Pero kunwari, anak ko, apat. Kunwari, si Stephen, napakabait, masipag. Tapos si Peter, loko-loko. Eh, mahal ko pareho, anak ko yun eh. Pero, sino yung mamahalin ko dyan? Sino yung gusto kong kausap? Sino yung pagkakatiwalaan ko? Na, alam mo na, ng cellphone, sasakyan. Wala, yung isa, iwan yun. Ito nyo ba yun? Sa blessing, sino may bless ko doon? Eh, loko-loko yung isa, lang na magbigyan ko ng blessing yun. Matutuwa lalo, hindi matututo. So, gagawin ko, kahit anak ko to, kunwari lang ha. Like ka na rin, ikaw naman ang punteriya ko ngayon. Okay. So, kahit mahal ko si Peter, kunwari lang ha, eh, lakas mang asal, kunwari. So, i-withhold ko yung kaya kong ibigay. Motuwa ka nun? Kung ikaw yon, ang yaman ng Diyos! Tapos, hindi ibigay sa'yo yung sa palagay mo, gusto mo. At palagay mo lang yun, sinong mausunod? O, syempre, yung tatay, siya'y nakakalam kung ano yung dapat sa'yo sa current attitude mo at maturity mo. Amen? So kahit, Peter, anong gusto, ilang, meron kami cellphone dyan eh, ano pa nga dyan tablet eh. Pero hindi ka rapat-dapat yan, bahala ka sa buhay mo. Intindihan mo yun? Lalo ang Diyos, matalino siya. Hindi ka nabibigyan ng lahat ng kahit ano. So, alam, may mga preaching na tayo ganyan, mga Jeff Rocks, di ba? Ang hindi ka marunong yung iba, ang gagawin nila para nang hindi sila gambalain ng anak nila, ano bang gusto mo? Pera, o sige, ito pera, huwag na akong gagambalain ha. Gagamitin na yung kung saan-saan, di na naturuan, di na disiplina yung anak niya. Mapapabuti ba yun? Hindi. So, ang gusto ng Diyos, mapabuti tayo, nga, gawin niya sa atin. So, may mga tayo na we-withhold niya yan. Again, yung mga, itong mga prosperity preacher, ganyan yan. Lahat ibibigay niya sa'yo, hindi totoo yun. Pwede, kung may magmamature ka ng ganun kamature, eh, kaso kapag nagmature ka na nga rin ng ganun, hindi ka na rin ganyan eh. Hindi ka na rin puro ganyan. Ikaw na yung nagtatabaho, hinihintay mo na lang. Meron, wala, wala. Diba? Nasa na yung kape ko? Okay, so, okay na? So, mahal ng Diyos lahat ng tao, minahal niya, pero there's come a point, pag naging reprobate na yan, di na. Okay? Sabi nga niya kay, sino ba yung pinatay niya? Si Nadab in Abihu ba yun? Sabi niya, yung anak ni Aaron, sabi niya, sabi niya, ah, gusto ko na silang patayin eh. Diba? Pinipush ba yun sa ibang church? Hindi nga nila alam yun eh. Anyway, so malinaw na. Pagdating sa kung anong sa kinumahal ng Diyos, gaano niya kamahal, dito ka magtiwala. Hindi yung kung ano yung chismis dyan. At yung kung ano yung gusto marinig. Eh, gusto ko, mahal lahat ng Diyos eh. Kahit loko-loko ko, mahalin niya ako. Ikaw masusunod? Really? Okay. So, yun. So, backslider, mahal niya, well, in a way, hindi. Okay? So, mahal niya in a way na kasi kung ligtas yan, may pagkakataon kang bumalik. Amen? Anytime. So, mahal ka niya. Pero, ibigay niya rin yung dapat sa'yo. So, yung tanong kasi ni Bad eh. Okay, so, dito tayo ngayon sa ating points. Bakit natin hindi dapat mahalin ang sanlibutan? Bakit? So, pag alam na natin to, hindi natin mamahalin sa sanlibutan. Kasi pag wala akong binigay na dahilan dito, eh, gusto kong mahalin, eh, baka naman okay naman sa Diyos yun, eh. Sabi mo, Pastor, eh, hindi naman ako mawala yung kaligtasan. Hindi okay na rin. Maghintay ka muna. Itong conclusion natin, okay? So, number one, bakit hindi mo dapat mahalin ang mundo? Sabi dito sa verse 1 and 2, my little children, these things have I
I write unto you that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and it's the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sin of the whole world. Number one point, ang Panginoon, namatay na para sa atin at para sa lahat. Okay? Bye-bye, Calvinist. Sabi nila, limited na ito. Hindi, sa kasalanan mo, maligtas, at sa kasalanan ng buong mundo. Okay? Hindi nyo alam yung Calvinist, basta iwasan nyo yun. Basta pag sinabing namatay lang si Kristo sa limitadong tao, mali yun. Okay? Pero anong point ko dito? Number one, bakit hindi namin dating mahalin ng sanlibutan? Kasi number one, minahal na sila ng Diyos eh. So medyo nasagasaan na nung tanong kanina, no? Ano? Hindi ko na mamahalin sanlibutan kasi minahal ng Diyos. Eh, di ba't di ko mahalin? Eh, nabanggit ko na nga kanina. Minahal niya. So binigyan na ng pagkakataon sila na maligtas. Ang tanong, lahat ba naligtas? O bakit hindi naligtas lahat? Kasi may, ang pag-ibig ng Diyos ay, yun nga, marunong din sa katotohanan. Hindi siya yung regardless, basta mahal ko kayo lahat, hindi ganun. Kaya yung number one, ha, the Lord loved the world na. So, binigyan sila ng pagkakataon. Mamahalin mo ba yung mundo? Eh, mahal ng Diyos eh. Minahal nga. Ibig sabihin, merong certain. Kaya ganun ka rin dapat. Sino mamahalin mo? Ang Diyos ang mahalin mo. Kasi pag minahal mo yung mundo, katulad yan ang ginagawa sa atin, especially mga bakla, ganito yan. Ganito, argumentation yan. Eh, ako nga, minahal ng Diyos eh. Tanggapin nyo kami. Naku, litong-lito ka na. Pag yung mga, ano, hindi mo alam yung Bible. Mamahalin ko ito, nakakadiri nga eh. So, ang gagawin, mahalin mo ang Diyos. Pag mahal mo yung Diyos, mahal mo yung salita niya. Pag mahal mo yung salita niya, makikita mo kung anong judgment niya sa mga bakla. Anong judgment sa mga bakla? Pinapatay. Tama yun. Pero, yun nga. Pero binigyan sila ng pagkakataon. Amen? Alam nila yung totoo. Ang ginawa nila sa Romans 1, sabi doon, they rejected the truth. Wala silang pakialam sa katotohanan. And therefore, the Lord rejected them. They gave them to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Okay, yung kabaklaan kasi, hindi naman normal yan eh. Yung lalaki, hindi basta magmamahal ng kapwa niya lalaki. Malabo yun. Hindi posible yun. Okay? So, kaya sila naging bakla ngayon, ang Diyos ang nagbigay sa kanila. I mean, Sven, ano yung give up? Inabayaan na sila ng Diyos. Pastor, hindi ko pa nakinig yan. Ayun nga, kasi nga, hindi ka nakikinig sa preacher ng Bible. Pero sa Bible, ang Diyos ang nag-give up sa kanila. So, yung sabihin nun. So, ang Diyos nagmahal, pero ang Diyos din ang nag-give up pag nasobrahan na. O, anong point natin ngayon doon? Eh, ganun ka rin dapat. Hindi yung pag-ibig mo, parang feeling mo, mas matindi ka pa sa Diyos. Sobrang mapagmahal ko. Mahal ko kahit bakla. Kahit galit sa Diyos, mahal ko. Tama ba yun? Siyempre, hindi. Pag galit sa Diyos yan, dapat galit ka rin dyan. Diba? Sabi po ng Ismalim na yung kalaban. Ah, kalaban. Kalaban nino? Kalaban mo, personal. Tama yun. Hindi lahat. Yung kalaban mo personal. Wala, may kalaban akong personal. Wala, yung kapitbahay natin, medyo naasar din ako eh. Binawin mo, ina-address yung delivery nila sa atin. Dito. Tapos kakatok yan. Wala ditong ganyan. Tapos tatawagin nila. Uy, dito, dito. Isang beses, dalawang beses, okay po eh. And dalas na. Uy, yung kalaban ko yun. Pero tanong, magagalit ba ako to the point na hindi ko sila bibigyan, for example, ng chance na maligtas, ganyan? Hindi, kahit kalaban. Kanina nga, yung lasing eh. Kaso, mukha pa lang eh. So yun nga, yung mabading-bading kahapon. So, kalaban ko ba siya in a way? Kasi nga, nanindiri ako eh. Pero mahal ko pa rin siya, may pagkakataon pa rin. So yun yung sabi dun, ha? Mahalin mo yung kaibigan. Ngayon, parang pagkalaban ng Diyos. Anak ng demonyo, mamahalin mo yon? Hindi dapat. Pero yung nasabi nila, kasi nga anak sila ng demonyo, sinusubukan nilang lituhin tayo. Yun yun. Yun nga, yung mga bakla talaga, sabi doon sa Romans 1, ang Diyos na nga nagbigay sa kanila sa reprobate mind. Paano explanation gagawin mo doon? Hindi mo na kaya, ang Diyos na nagbigay doon. Ibig sabihin, wala ka ng pag-asa, judgment sa'yo ng Diyos yan.
So ano gagawin ko? Mas mapagmahal ako sa Diyos eh. Ganon. Wala na mas mapagmahal pa sa Diyos. Kaya pag ang Diyos ang give over na sila sa reprobate mind, ganon din ako. Alam mo naman ano, di ba? Excuse me. Kailangan na mas mabait ako sa Diyos. Ngayon, yung mga iba nagpapanggap ng ganon. Kasi nga, hindi naman nila nakikita yung hindi naman sila nandidiri sa bakla eh. Nasabihin pa nila, eh, okay lang yan. Di ba? Ano sabi nung Bible? Alimutan ko yung verse, pero sabi dito sa... Tingnan yung pagkakaiba ng iba't ibang klase ng... Ito, tingnan mo. May basa. Ready, go. He that forsake the law, praise the wicked, but such as keep the law, contend with them. They that forsake the law, praise the wicked. So, meron ba mga taong pumipraise sa wicked? Wala, bakla. Ay, purihin natin ito ngayon. Sabi nga ni Jamie kanina eh. Biruin mong gender equality nasa college. So, ginagawa nila dyan, kinakausap nila yung mga leader-leader, matatas na leader yung mga bakla. Okay? So, alam nila, yung mga normal na tao katulad natin, hindi natin tatanggapin yan. Diba? Didinig ka pala, tsuro pa lang eh. Kahit nga yung pinakamababa pag nag-aralan eh. At lalo na yung mga nag-aaral salita ng Diyos. Kalumal-dumal sa Diyos yan, ilalo sa akin. Hindi lalo sa akin. Sure, ganun din ako, okay? So sila, gagawin nila, pe-play sila, ah, mabait to. Kailan lang, nauuso na naman si Alan Turing, kilala si Alan Turing. Yung baklang sumikat niya kasi magaling, matalino. Siya yung nag-crack ng German code. Alala niyo yung... Anong tawag doon sa German code? Enigma, galing, di ba? So, yun yung code nila na hindi ma-break ng allied. Hindi nila alam kung saan na-atake yung kalaban. Ngayon, si yung buddy nga, merong web dito. Magaling. Kasi yung magaling ko sa magaling, still, tatanggapin ko ba yung tao dahil siya magaling? Kahit natulungan niya. Kunwari nga, yung mga philanthropist din. Tumulong siya dito, tumulong siya dito, tumulong. Tapos, ikokorap naman niya tayo. Siyempre, hindi. Ang Diyos ang bahala sa atin, amen? Ganun din kayo, ito, mga sinasabi ko sa inyo, mga bata, ha? Di ba, kahit ikaw, di ba, naalala mo pa yun, kaya may preaching ako dito, man, eh. Ano yun? Naalala niyo yun? Not for sale. Okay? So, kasi itong mga to, tutulong ako, kunwari, pag-aaralin ka, nakatulong sila sa'yo, tapos i-go-corrupt ka naman. Katanggapin mo yung pastora, kahit mali yun. Ganun yung Catholic, ang daming pinag-aral ng Catholic. Pag sabihin mo na, pag scholar ka doon, yayakapin mo na yung maling aral nila. Iba yung religion, iba yung ekonomiya natin. Ngayon, gusto lang tumulong, di tanggapin mo, pero huwag kang mag-isimba doon. Pag pinilit ka, alam mo na. Alin? Okay, nasabi ko na sa'yo, di ba? Okay. Tama na. Reaching to, okay. So, at least na, nag-aintindihan tayo. Kaya nga, ako, parang kailan lang pinaalala ko sa akin ng Diyos eh. Naalala ko si Anel ng talino na, bilis makagets nun eh. Pero, parang nilalayo ka dito ba din? Kung sino yung demonyo naglalayo sa'yo dito. Eh, pinag-upake niya sinabad eh. Kaya, nasa na ba tayo? Kaya Alan Turing. Okay, magaling siya, natalo nila. Eh, pare-pareho naman wicked yan, alam niyo ba yon? Yung Amerikano, wicked. Yung UK, wicked. Pinapalabas sila, maayos sila kasi sila ngayon nanalo. Siyempre, gusto nila ng public support. Kunwari, ang ginawa nila sa mga gerang yan, kung alam nyo lang, nire-rewrite nila yung history. Kunwari, sila yung magaling, ganyan. Pero ang dami rin yan. Kailan lang, di ba, si Duterte galit din dyan. Totoo rin yun. Hindi sabihin Amerikano, godly, hindi totoo yun. Pare-parehong pinapatakbo ng ano yan, yung mga wicked na elite. Okay? So, next time, mag-uusapan natin yung mga yan kasi medyo ano yan eh. Eh, medyo komplikado na nga rin yan. Pero, kahit sinasabi rin naman sa Bible yan, na sabi doon, wickedness in high places, yung mga leader-leader na yan. Anyway, sabi dito, pinupuri nila yung bakla kasi they forsake the law. Wala silang pakialam sa batas ng Diyos, eh, we preface nila wicked. Pero, pansinin nyo kabaliktaran, okay? But such as keep the law, contend with them.
So bakit tayo galit tayo sa bakla? Kasi nakita natin yung agenda nila. Okay? Nakita natin kinukurap na yung mga bata sa US lalo. Yung mga matagal na dito, alam niyo na 'to eh. Sa US mayroong mga drag queen story hour na sila. Alam niyo ba 'yun? Mga bakla kinukuwentuhan yung mga bata para tanggapin sila. Itong si anak ko si Shana. May nakita akong magandang YouTube. Okay, si Rachel, kilala niyo ba 'yun? Si Miss Rachel. Isa basta maganda yung channel niya. Tinuturuan niya magsalita yung mga bata. Kaso mayroon silang ano doon, tomboy. Ano ba to? Lalaki ba to? Ba? Di ni-research ko sa Facebook. Ah, mayroon silang page. Ah. Di nag-comment ako. Ang ganda ng content niyo. Kaso sinamahan niyo ng ano, dyke. Alam niyo yung dyke? Parang ganun nga. Mga tomboy na hindi maintindihan. Galit na galit yung mga bakla sa akin. Pero sinarinig ng ibang tao, di ba? Bakit ko yung anak ko, makikita nila bakla, okay lang? Hindi. So ngayon, kahit maganda yung content nila, blin ako na. Huwag tayo napunta doon. Kasi nga, we contend. Alam ko yung batas, alam ko yung ayaw ng Diyos, eh. Alam ko yung gusto ng Diyos. Tapos meron ditong loko-loko, anong gagawin ko? Mamahalin ko ba sila? Kalaban sila ng Diyos? Siyempre, hindi. Kahit konting tolerance, pag kalaban ng Diyos yan, wala tayong tolerance dyan, kalaban natin yan. Yung personal kalaban mo lang, dahil ginit-git ka sa saan, mababaw yun, pinapatawad lang agad yun. Walang problema, yan, soul winning. Bastusin tayo dyan, di naman alam ginagawa nila eh. Pero pag kalaban ng Diyos, mag-iingat ka dyan. Basta kalaban ng Diyos yung satanas. Yung satanas, nililito lang naman yung mga isip na napaklak. Nililito lang. Saan yung sa Bible? Wala. And sinabi ko na kanina, ang Diyos ang nagbigay sa kanila. Ang Diyos ang ginawa. Oh, Romans 1. Basahin naman natin, last na to ah. Para makatuloy tayo. Sige. Eh, bagong ano to si Bud eh. Namimiss natin si Bud eh. Nasaan na ba yung Bud? Anong version? 25. Hindi pa. Ayan, okay, dito, so sabi dito, sige. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so they get without excuse. Ibig sabihin, nakinig ka naman. Nakikinig eh. So sabi dito, lahat ng ginawa ng Diyos, tao man yan o hindi, sabagay yung mga hindi naman tao, wala naman sariling pagpapasya yan, di ba? So tayo na lang, mga tao, alam natin ang Diyos ang gumawa, okay? Alam natin totoo. So kabilang dito yung mga bakla, alam nila yan, okay? Ano ginawa nila? So wala tayong excuse na hindi natin alam. Hindi ko kilala ang Diyos eh. Alam mo ginawa ka ng Diyos. Pero sabi dito, because that when they knew God, sila na to ngayon ha, alam nila na sila ginilagyan ng Diyos, hindi sila kinilala ang Diyos, hindi nila ginorify. Kaya nang pakialam ko kung ginawa ko ng Diyos. Ganun sila, okay? Neither, ni hindi man lang nagpasalamat, hindi convenient the abandonment. So gusto wala nang kwenta yung pag-uusap, pag-iisip nila. Sabi dito, and their foolish was, so ano yun eh, progression yan. So pag ikaw puro kang kalokohan ha, nasabi dito, yung puso mo na ang didilim. Anong sabihin ng madilim na puso? O, salamat kung hindi pa kayo nakakita ng ganun, pero maraming ganyan. Yan nga, madalas mga bakla, madalas mga talagang si Raul. No? Eh, kayong mga bata kasi, sinishield namin kayo dyan eh. Okay? Pero pag laki-laki nyo, makikita nyo yan. Anong ginagawa nyo? Yung sinasabi ko lagi, yung TikTok na yan, di ba? Kabastusan. Hindi again, lahat, pero marami. Then, ganun din, sa, kahit saan yan. So, dumidilim na yung puso nila. Sabi dyan, hindi natin ano to kasi iba to eh. Ito. 24, wherefore God also gave them up in their cleanness to their lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Sa Tagalog, ikinig ka ba? Ito na, sabi niya, God gave them up to uncleanness. Ibig sabihin, hinayaan na si Diyos ang dumi ng isip mo, ang dumi ng katawan mo. O, bahala ka na dyan! Tama ba yan? Ang Diyos ang pagmahal eh. Mapagmahal nga siya. Kaso, pag nasobrahan ka na, bahala ka na dyan. Kaya ngayon, ang gagawin nila, kahit gusto nilang linisin sarili nila, hindi nila kaya. Okay? Sabi niya, to dishonor their own bodies between themselves. So, pag sinabi dishonor, alam niya, dishonor, nabastos na. Walang kwenta, mababa ng tingin nila. Kaya, pastor, ba't ikaw ang baba ng tingin mo sa bakla? Ang baba nila eh! Kahit yung mga popok, nabanggit natin yan last time. Matutuwa ka sa babaeng, ano? Ikaw, Ezekiel, gusto mo, ay, liligawan ko tong ano, pokpok.
Kung matino ka, alis ka doon. Diba? Nabanggit ko nga sa inyo sa Kubaw eh. Eh, nung naglalakad ako doon dito, pang babaho nyo, baho ng lugar, dito kayo. Sir, baka gusto, ano sabi ko dati? Basta ganun, mga bastos parang nag... Kasakit ako, mga padikit lang ako, magkakasakit na ako dyan eh. Kadiri. Eh, lalo magbakla. Nabanggit kasi, wala kasi lagi eh. Nabanggit natin yung si King Asa. Pati bahay nila, ginibap, pinatay na nga yung mga bakla. Yung bahay, si gamitin natin. Hindi natin gagamitin, sirain natin. Natuwa yung Diyos sa kanya eh. O, ano yun? Kasi nga, kadiri yung mga yan. Amen? So, nasa namin gusto kong ano, ito. Ayan, so for this course, God gave you all to vile affections. Ba't nila gusto yung kapwa ng lalaki, nakakadiri yun. Kasi ang Diyos ang nagbigay. Ano, no? Binabasa mo ba? God gave them up unto. Hinayaan sila ng Diyos doon. Hindi si Satanas nag-ano, hindi na kaya Satanas yun. Ang Diyos ang nag-ano ng utak nila para hindi na sila makabangon. Okay? Eh, no? Against nature. And likewise, they're men living the natural human. So, sila-sila na. So, nakakadiri. Ako na. May sira na araw ko. Balik tayo sa ating... Ito na yung ating mga points, no? So, number one, love not the world kasi the Lord loved the world. Sapat na yon. Yung pag-ibig, ang mahalin mo ang Diyos, ang mahalin mo salita niya, and eventually, kung mahal mo siya, at walang ginagawa natin, soul winning tayo, walang makapagsabi dyan, eh, siya, hindi naman pagmahal yan, eh. According to who? According to you. Kasi gusto mo mahalin ko yung bakla, hindi na. Minahal ko yung Diyos, sabi ng Diyos, mahalin ko yung mahal niya. At ang gusto niya, mangyari sa mga tao, maligtas. Kaya hindi tayo minto mag-soul winning. Hindi tayo into. Amen? Walang pwede magsabi dyan. Oh, nag-soul winning ba kayo dyan? Ah, sige, mag-soul winning na kami. Walang mauuna sa atin sa ganun. So kasi mahal natin yung tao, pero minahal natin muna yung Diyos. Kung mahal mo yung Diyos, mahal niya yung tao, hindi lahat. Okay? Yung mga ibibigay niya sa atin ngayon, yun yung pag may ministeryo natin. So ganun din dito sa church. Nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Kahit kailan. Huwag makulit dito, si pastor, ano yan eh, ano yan eh. Di ba pagmahal yan eh, kasi nagugulo ako dito. Sinita ako eh. Inakagulo ko eh. Men, eh, mas mahal ko itong mga nakikinig. Sila kasi yung karapat dapat. Men, so ganun din ang Diyos. So, number two, tapusin natin. Bira, oh. Ayaw ko naman part three nito. Medyo yung ikinalaman ito sa part, sa point 1, sabi sa 8. Napunta tayo sa Romans. Sabi dito, and again, a new commandment I write unto you, which thing is true in Him, and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. Tapos yun, ha. Ito 10, okay? Sabi dyan, he that saith is in the light, hated na, and hated his brother, is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling. So, pasok na naman yung sagot mo kanina. So, sino mamahalin natin? Iyan, sinabi na. Yung kapatid mo sa Panginoon. Eh, paano pag hindi Kristiyano? Mahalin mo sila to some point na yun nga, share mo salita ng Diyos. Pero hindi mamahalin, gusto ko tong kahit unbeliever to, mahal ko to. Hindi mo siya mamahalin ng ganun. Yung magsasakripisyo ka ng buhay oras mo, dito mo na i-devote yan sa church. Kaya nga, ganun tayo dito sa church. So, di ako niniwala ko na, si Brother James, napakayaman ni Brother. So, sabihin ni Brother, pasto, may problema ako eh. Yaman ko na, wala akong paglagay ng pera. O di sige, tumulong ka sa lahat ng mahirap dyan. Hindi ganun, devote mo na sa church. Di ba kasi dito, ang nausunod dito, ang Panginoon, focus natin dito. Amen? Tsaka itong mga andito, eh, dito na lang yung makinabang. Yung mga nagtitiwala sa Diyos. At, yun nga, natatanim ang salita ng Diyos, tayo yung nagtanim. At, alam naman natin na according to the will of God tayo nag-preach and then sila na lang. Ganyan yung sabi dito. So, pagkapatid mo, huwag mong kagalitan. Yan yung sabi dito. Kung sakaling loko-loko talaga, pag-pray mo or alalayan mo, kung di mo kaya, sabihin mo kay pastor. At least, iwanan mo, huwag mong awayin. Yan yung sabi dito. So, number two, not everybody is your brother. Bakit hindi natin mamahalin ng sanlibutan? Kasi kala mo, mahal mo yan. Sorry. Kala mo, kapatid mo yan. Hindi.
Nadamay na yan kanina sa ating point number one. Di mo, lahat kapatid dyan, huwag mo mahalin. Yung sinasabi ng mga false teacher, mahalin mo lahat. No! Sabi sa Bible, hindi lahat kapatid ko, therefore, hindi ko mamahalin lahat. So, number three. Yun na yun. So, ito number three. Actually, ito yung pinaka, ano natin. Sabi kasi dito, love not the world. Eh. Kasi number three, bakit hindi mo mamahalin sa libutan? Kasi sabi ng Diyos eh. Okay? Because the Lord says so. Love not the world. So, kahit nag-isip ka ng logic dyan, hindi, parang gusto kong mahalin yung sanlibutan eh. Gusto ko maging napakayaman, lahat sila ay, anong gusto mong gawin? Mga philanthropist, peke po yan. Si Bill Gates, kunwari philanthropist, nakwento ko na sa iba dito yun, di ba? Ba't di na lang niya project ng, para ma-end na yung hunger ng tao, di ba? Ngayon, iba talagang tamad, kaya mali rin yun. Pero still, ba't ka mag-focus sa vaccine? Excuse, kasi nga, alam na natin ngayon, papakinabangan niya pala yun. Yun ang sa... So, mga peki po yung philanthropist nang galing yan sa... kahit yung mga dating philanthropist, kunwari lang sila philanthropist, mag-donate sila dito, meron silang plano na dun. Okay, kaya love not the world, di mo yung kapatid lahat, sabi ng Panginoon, huwag mong mali na sa libutan. So, sana, kung mature ka na, hindi ka na magtatanong eh. So, ano mamahalin mo na lang? Love the Lord. Siya ang mahalin mo. Kasi pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo din yung mga dapat mong mahaling tao. Number three, number four. Ito, sinabi na lahat dito sa verse 16, sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world, and the world passeth away. Yung pala yun. So, kunwari, mamahalin ko yung cellphone. Kunwari, sinabi cellphone? Ay, na yung cellphone ko, binasag ni Stephen. Mas mahal ko yung cellphone, Google Pay ko Stephen hanggang malumpo. Kasi binasag yung cellphone. Gagawin ko ba yun? Eh, mas mahal ko yung cellphone ko. Maganda na, ha? Mare, malalaglag si Stephen tsaka yung cellphone ko. Sino unahin ko? Eh, mahal ko yung cellphone ko. Bahala ka na dyan, Stephen. Mas minahal mo yung maling bagay, di ba? Kasi yung cellphone pala, bandang 10 years after that, luma na rin. Tsaka katulad ng camera natin, ginamit kahapon, ganda, di ba? Phone pa lang yun, ang bihira, oh. Nung tinignan ko yung na-picturean nyo, ang labo. Di ba? So, sayang, di nagamit eh. So, pipiliin ko si Stephen, di ba? Kasi ang anak ko, kahit lumaki yan, anak ko pa rin yan, mas mamahalin ko yung tamang bagay. So, ganun din dito, sabi dito, eh, 1,000 mawawala rin yan eh. Susunugin niya ng Diyos yan eh. So, mamahalin mo yung 1,000? Ano mamahalin mo? Ano yung bagay na hindi na lumilipas? Kaluluwa. Okay? Tama yun. Salita ng Diyos na makakapagligtas sa tao. So, kung mahal mo talaga yung tao, sharon mo. Kung di ka marunong, aralin mo. Yun ang tamang pag-ibig. Amen? At, yun nga, mahalin mo yung Diyos, tuturuan ka rin niya. Kaluluwa, hindi lilipas. Ang Diyos, hindi lilipas. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi lilipas. Lalo pang gumaganda. Amen? Sabihin nyo, and then sa new heaven and new earth, ay, ayos na ayos. Amen? So, huwag mong mahalin yan. Lilipas din yan. Ano pa yan? Kaya nga, mga unbeliever na ano, yung palabas na yan, ano man yan. Huwag mong mahalin yan. Pera. Ayun, okay yata yun. Hindi rin. Lilipas din yon. Yung isang mayaman, actually, parang si Rockefeller din yun. Ganun daw yun. De yaman niya na. Magaling din naman, kaso, ganun din eh. Parang peking philanthropist din. So, bandang huli, nagkasakit siya. Ang dami niyang pera, hindi siya makakain. Kasi, alam mo na, isakit din. Lilipas lahat yan. Imagine mo siguro, torture sa kanya yung bad, no? Diba? Ang dami kong pera. Ano ang gawin ko dito? Siguro kung pwede lang mo siya mabuhay ng, ano yun, no? Forever. Kasi hindi. Habang nakikita mo, mamatay ka rin. Parang tinotorture. Anong pakinabang ng pera ngayon? Wala. Iwanan mo lang kaninong ano yun. Tao or sa gobyerno. Even worse. Diba? Number five, last. So again, napansin niyo sa mga preaching natin, lagi may kalaban. Sabi dito. O sinabi niya na, lilipas yan. Sabi dito. Kasi hanggang matapos nung hindi nabasahin, nabasa natin ito kanina umaga. Basa ba natin? Sabi dito, magpo-focus na to sa mga Hudyo na naman. Hindi, actually, sa mga
kalaban ng Diyos. Hindi niya sinabi dito, pero alam na natin Antichrist, eh, di ba? Sino yan? Sabi sa... Sabi dun sa... Saan ba yun? He, sino yung Antichrist? Tingnan natin. Udyo na naman eh, no? Ayun. The same chapter pala eh, sorry. Paibasa, John 2:22, ready go. Who is the liar that he has denied that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denied the Father and the Son. Okay, so meron, wala pa tayong Judaizer conference, di ba? Pero na-preach ko na to, yung ano, ano ba yung preaching natin ng parang know your enemies na malala eh. Pero isa sa mga kalaban talaga natin mga Udyo. Unfortunately, karamihan ng maraming Kristiyano hindi nila alam yun. Kala nila, yung mga Udyo sa Old Testament, sumasamba sa tunay na Diyos, tayo kay Jesus, edi pareho lang tayo. Kaya sabi dito, ang sinong i-deny that Jesus is the Christ, ano yung Christ? Ito yung Christ, yung Messiah, yung pinangakong tagapagligtas na darating. Ngayon, sino bang taong na naniniwala na may Kristong darating? Dalawa lang, syempre tayo, tsaka mga Udyo. Sa kanila pinangako yung, kaya sabi dito, pag tinanggi niya si Jesus ang Christ, ang Kristong Messiah, siya yung Antichrist. Ay sabihin nyo, sabi, ginagaya niya si Kristo, gusto niya siya yung magtagapagligtas, hindi naman siya. Ay sabihin nun. Okay? So kaya babalik tayo sa ating ano, hindi ko nahabaan to, time na eh. Basta ang point number 5, the enemies of the Lord dominates it. Bakit hindi mo mamalin ang mundo? Sa kanila to eh. Amen. Pag minahal mo ko na, gusto ko sumikat sa mundo. Alam mo sino mo yung kausap mo? Mga Udyo. Oh, sa Hollywood, sa mga... Sila yung nagdo-dominate dito. Kung totoong mamalin ng Panginoon, alam nila, Kristiyano ka? Hindi ka mapopromote, wala ka. So, pag mamahalin mo sa libutan, tapos ang dominante dito, mga kalaban ng Diyos, ano mangyayari sa'yo? Echepuera ka rin. So, mapapahiya ka rin. Mapapahiya ka lang. Okay? So, ang tawag dito sa 26, alala niyo yung mga, yung ano, finish natin nung November? November pa rin pala. Pero yung mga seducing spirits, di ba? Sabi nito, these things have I written unto you concerning them that seduce you. So, kanina sinasabi, bakit ko sinulat to? Bakit ko sinulat to? Yung sinabi kanina, kasi malakas kayo, na-overcome nyo yung ano. Tapos ang pinaka-mensahe pala doon, love not the world. Sasabihin na naman dito, bakit ko sinulat sa inyo to? Kasi, meron kayong kalaban. So, isa yan sa mga ginagawa natin. Kung kayo, ha? Kaya sinasabi ko natin, mga bakla na naman, di ba? Basta ba't kayo galit na galit? Kalaban natin yun eh. Pag hindi ko kayo inamingan, ano mo yan sa inyo? Nayari na pala kayo, hindi nyo kailan. Supposedly, winarningan na kayo, early warning, alam nyo mo, early warning system, malayo pa, kita mo na. So, hindi ka mabibiktima. So, kaya kayo winawarningan, para hindi kayo mabiktima. Bakit na hindi ngayon natin mamahalin sa libutan? Kasi, nakaset up na sila dyan. Pag na-atma ka nila, oh, sige, napayamanin kita. Nakaset up na sila dun. Ilalayo ka na sa Panginoon yan. Niwala ka sa akin. Ganun ang gagawin nila. Kaya huwag mong mahalin. Amen? So actually, hindi pa ito complete list. Ito lang yung nakita ko. So number one, huwag mong mahalin kasi minahalin na ng Diyos yan. Binigyan sila ng pagkakataon. Number two, not everybody is your brother. Number three, the Lord says so. Sabi niya, huwag natin mahalin. Pang-apat, hindi permanente yan. Lilipas din niya, mamahalin mo. So napahiya ka lang. And number five, dominante na ng ano yan. Kalaban ng Diyos. Amen? So, love not the world. Amen? Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat at hindi kami mamali namin sa libutan. Panginoon, maraming salamat kung may provision kayo sa libutan but hindi namin mamali yung sistema. Hindi namin mamali yung kalabisan. Kung ano yung provide nyo sa amin, pagkain, kung ano man niya, kasiyahan. Kayo ang papasalamatan namin. Hindi namin ibibigay ang glory sa iba, ang sinong tao na hindi niniwala sa iyo. So I pray, natutunan namin to Lord, hindi namin makakalimutan. Especially mga bata, andun sila sa stage na Panginoon na sila ini-entice.
Marami pong yung mga nagtatrabaho na yan, nagkaplano na yan. Nagkaplano na sila. Hindi sila matrap, Panginoon. Nakita namin yung kalaban. Panginoon, hindi namin mali ng sanlibutan. Kung bigyan niyo kami ng blessing, salamat. Kung wala, ang mahal niyo, Lord, ang gusto namin. Pag-ibig niyo, Lord, manatili kami sa inyong pag-ibig. So, kayo pong malalating. In Jesus' name we pray. Amen.